Hello mga kapi! Magandang buhay! It's me, Madam P. Pero walang P. And welcome back to my YouTube channel! Kamusta po kayong lahat mga kapi? Magandang gabi po! Ngayon pong gabi ay magkakaroon po ako ng makeup transformation. This past few days po kasi ay masyado akong stress at punong-puno ng problema sa buhay. Marami po akong pinagdadaanan kaya ngayong gabi gusto ko pong makitang maganda at maaliwalas ang mukha ko. At para po yan maging posible, nandito po ang aking kaibigan, Henry Lasso Asia, a freelance makeup artist para tulungan akong ma-achieve ang looks na gusto ko. So, dyan lang po kayo, stay put po kayo at magpapaganda po ako ngayong gabi. So sa skin niya siguro kailangan ko ng combination ng dark na foundation. So mimix tayo ng color ng foundation from dark to light para yung tone niya is maging sakto lang. And then, first thing na unang ginagawa ko sa client ko kapag before ako magpahid ng foundation the whole face is una kong tinitest ay yung sa side niya mandali. Kasi lalo na kapag ang client mo ay meticulosa, yung tipong matinis tapos baka may allergy sa makeup. Kasi pag dito sa gilid, makikita mo agad kung mag-react agad naman yung sa skin niya or hindi. Since medyo maputi yung nalagay kong foundation, mag-add ako ng mas dark pa. Kasi parang morena beauty si Madam P. Sorry na guys, first thing. So meaning, hindi nag-react, wala siyang allergy si Madam P. Saan ka nga pala natutong mag-makeup, ma'am? Natuto ako, nag-start ako as assistant nung days siguro ng mga pag-graduate ko ng high school. Tapos parang dito yun sa Malanday kay Miss Billy. Diyan ako nag-start bilang assistant sa mga pageant na mini-makeup ni Mama. Until pinag-aralan ko kung paano siya mag-makeup. So, nanonood ako, kada nag-makeup siya, mag-i-hair. Kaya, ayun, natuto akong mag-makeup siguro 2006. Pero hindi ako nag-start as a makeup artist ng 2006. Natuto lang ako ng mag-makeup 2006. Pero hindi ko pa actually kinareer. So, kailan mo talaga kinareer yung pag-makeup? Kinareer ko ang pag-makeup nung nawalan ako ng trabaho, year 2014. If I'm not mistaken, year 2014, nawalan ako ng trabaho. So, nag-try ako mag-freelance hairstylist. Nag-start ako as in hairstylist. So hairstylist ka muna bago ka yes, makeup artist? Yes, bago ko naisabak sa mga wedding na makeup.
Pero you both know naman yung makeup tsaka yung pag-hairstyle parehas mo. Yes naman. Parehas mong kinikater yon. Yes. Kasi ngayon parang dapat all in one. Ka. Yes, all in. Kasi lalo na pag one client lang yung gagawin mo. So, total hindi ka na mag-aano ng hairstyles. Babayaran mo pa na. Mas lalo na hindi naman ganun kataas ang rate natin. Siyempre, friendly rate lang tayo. Nakalimutan ko yung atong mag-ahit ng bigote. Siya nag-shave. Okay na yan. Siguro naman hindi na makikita yun. So, at the age of... Anong age mo na ngayon? 33. Oh, so, at the age of 33, ito na talaga yung... Alam ni Rebin mo yung age ko. Ito na talaga yung resources mo. Yes. Ito na talaga yung kabuhayan mo. As in, talagang... Dito ka talaga kumukuha ng ano mo. Pang everyday. Everyday. Pang sustento sa mga ka-etsa. So, usually, ano ba, magkano ba nag-range yung ano mo, yung amount na binibigay mo sa mga client mo? Noong nag-start ako professional sa... Professional pa ba yan? No. Mahal ba? Pangmasa ba? Ano? Nag-start ako parang pinakamababa ko yata ang binayad sa akin ng client ko. Parang mga friendly client ko is pinakamataas siguro is 150. 150 pesos? Yes, nag-start ako as 150. Okay tapos, lang yun kasi starting ayun, price. Ayun, tapos nag-invest ako ng mga konting gamit, mga foundation na mamahalin. Pero may mga foundation din tayong mas cheaper kasi depende pa rin kasi sa skin type ng mga client. Kasi may mga client na mamahalin nga yung gamit ko pero hindi sila hiyan. So curious lang yung mga nanonood doon tsaka yung mga viewers. Magkano yung pinakamababa mong price at magkano naman yung pinakamataas? Mababa, depende kasi depende, may mga pwedeng weddings lang, wedding, tapos may mga debut, tapos may mga atin lang ng GS. Ang GS ay, sa makatuwid, depende yan sa office. Yes. Iba-ibang rate. Kasi depende kung, rin sa ano. Oo, siguro kung kasal, mas mahal. Kung debut, hindi naman ganun kamahalan. Ganun. Yeah. Ano ba yan? Yung price nyo ba? Depende sa gamit mo? Depende sa brand ng ginagamit nyo? O it doesn't matter kung magkano ibayad sa inyo, pero same pa rin ang product yung ginagamit nyo? Sa akin, ano? Kasi I heard someone na, ano, pag mababa yung price, putyo-putyo lang yung gamit. Ay, ako hindi naman. Kasi since talent mo naman talaga yung pag-makeup, pinag-aralan ko naman siya. Ano... Talent talaga si ni kasi may mga trial naman tayo magagan if ever na ano. Hindi, saka ano, credit mo yun eh. Sa'yo yun eh. Pag ginamita mo siya ng mahinang klase, yes, ng mga makeup, tapos sa trial, pumalpak pa. Hindi ka na niya nakukuha. Hindi mo na magagamit yung pang malakasan mo sa ano, kasi hindi ka na nakuha sa iyo. Kumbaga sa contest, may elimination. Malalaglag ka agad. May semifinals, tapos may grand finals. Yes, actually. So, how much yung pinakamababa mo and how much yung pinakamataas mo? Ay, depende sa occasion. Depende. Ang kulit ko naman. Usually, kapag mga event ng estudyante. Ah, halimbawa, JS. Ah, magsimula tayo sa JS. JS ako. Pag out of Marikina naman yung single ko is 2,000. JS loan. JS. Isang tao lang yung yes. Pera. Labas yung transport or sagot na ni client. Usually, ganun ang ginagawa. And that 2,000 pesos is overall na. Yes, sir, in makeup. Yes. All in na yun. Pero wala nang retouch yun kasi hindi naman ako sasama sa school para i-retouch pa. So, ang gusto mo, so, mas nadadalian ka talaga pag bakla yung mini-makeup. Oo. Oo. Siguro, nakasanayan ko na rin kasi first time ko mag-makeup before bago ako mag-start. Or Miss Gay pa ang barangay. Ayun. Pero, mas nag-focus ako yung siyempre sa babae kasi marami tayong customer. Yes. Tayo mga wedding. Ano naman ang mas magaang sa'yo? Mag-makeup o mag-makeup?
Parehas naman, pero mas usually kasi na mga buhok sa akin is the number 1. Kasi sa makeup artist saka sa hair, actually marami naman ang kalaban, pero karamihan sa makeup artist ngayon is kailangan ng hairstylist. A few moments later.
Lit Up Transformation. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking panandali ang pagbabago at pagpapaganda. At kung nagustuhan nyo po, mangyari lang po na kayo po ay mag-subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest video. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at mag-share and comment down for any suggestion. Muli po, my name is Madam P, pero walang P, na nagsasabing ang buhay ay weather lang. Paalam!